naman po ay dumako tayo sa ating segment na Doc, Tama o Mali? Ito po ay ang mga naipon ng mga tanong ng ating mga kasangbahay na nais maliwanagan. So ang sagot naman po natin dito, Doc, ay kung tama o mali. So Doc Jean, ready ka na po ba? Ready! Okay, so let's do this. Ang taong nabakunahan na ba ay may chance pa rin makapanghawa ng virus? Doc, tama o mali? Tama. So sa nasabi ko kanina na di ba mag-protect lang niya yung pag-develop ng infection, pero hindi niya ma-protect na makahawa ka pa rin. Kaya magsuot pa rin tayo ng mask. Kailangan mag-ingat pa rin. Pero Doc, ang mga taong nagkaroon ba ng COVID-19 ay hindi na kailangan magpabakuna dahil ito ay nasa katawan na nila. Doc, tama o mali? Mali, no? Kasi yung antibody sa mga nakaka-recover will only last around 3 to 4 months or even siguro sabihin 5 months. Pag nabakunahan ka, mas longer ang protection mo kumpara doon sa natural infection. Ito Doc, totoo bang ang COVID-19 vaccine ay may matinding side effects tulad ng allergic reactions? Doc, tama o mali? Yes, tama, no? Kasi nature talaga ng bakuna yan. May mga bakuna, pag i-inject doon sa mga hypersensitive na mga tao, may mga allergic reaction. Kaya importante yan na bibigyan na mo ng information ano yung mga allergic reaction mo due to, no? Para at least ma-monitor ka ng doktor. So ang allergic reaction ng mga ordinary lang is not a contraindication for the vaccine. Talagang dapat i-inform natin yung mga healthcare providers natin sa mga allergic natin. So, pero Doc, ang COVID-19 vaccine ba ay maaaring makapagdulot ng infertility sa kababaihan? Doc, tama o mali? Yun ang maling-mali, no? Kasi wala talagang datos niya na nagsasabi na makabaog yan or hindi na makaanak ang babae yan. So whether babae o lalaki, Doc? So hindi, wala. Walang ano yan, walang katotohanan. Huwag tayong patakot magpabakuna. Ito po Doc, kung ako po ba ay nakapagpabakuna ng COVID-19 vaccine, ay hindi ko na po ba kailangan magsuot ng mask? Mali yan. So kailangan pa rin natin magsuot ng protection ng ano ng mukha natin, no? Yung face mask at saka face shield. Ayan, ilang beses na natin inulit ha, so to reinforce, okay, to reiterate yung importance po ng pagsusuot ng mask kahit po nagpabakuna na or hindi pa. Ayan, so yung minimum health standard natin, no, doktora. Pero Doc, totoo bang ikaw ay makakakuha ng COVID-19 virus mula sa bakuna? Doc, tama o mali? Mali yan, no, kasi ang ginagamit nito mga ng coronavirus, ito na lang yung mga part ng virus that will stimulate our immune response for the antibody, hindi yung kabuuang microbio mismo. I see. Okay, ito po Doc, ang efficacy at safety ng COVID-19 vaccine ay hindi maaaring mapagkatiwalaan dahil ito raw ay minadaling gawin. Doc, tama o mali? Mali. So I think na-explain na natin yan kanina, Doc, ano, yung dadaan sa different phases of clinical trial. Very safe pa rin kasi well-funded ng iba't ibang governments. Okay. Yes. Ang katunayan na hindi pinahihintulutan ng mga bata na mabakunahan ng COVID-19 vaccine ay patunay na ito ay delikado. Doc, tama o mali? Mali, no? The reason na mga bata hindi bakunahan dahil yung mga clinical trials na ginagawa natin did not include the children. These are for 18 years old and above and 16 years old and above. So, wala tayong datos. But may mga bakuna na ngayon na nag-uumpisa na rin sila sa phase 3 clinical trial nila sa mga bata. Okay, so salamat po na marami, Dr. Ron Jean Solante. Ako, thank you very much po sa inyong oras.